Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ikawalong araw na sa buwan ng Hunyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes, lalo pang lumakas ang bagyong si Chiedeng. Itinuturing na ito ngayon na nasa kategoryang severe tropical storm simula pa kagabi. Pero hindi na ito direktang makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa, sabi ng PAGASA sa kanilang pinakahuling weather bulletin na inilabas kaninang madaling araw. Ang gitna ng bagyong si Chiedeng ay huling namataan sa layong 1,200 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ngayon ang malakas na hangin mula sa 85 to 95 kilometers per hour, umaabotan ng 115 kilometers per hour ang taglay nitong hangin. Samantala, pangkalahatang direksyon ng pakanluran hanggang northwest ang tinatahak ng bagyong si Chiedeng, kaya ito'y tuluyan ng papalayo sa ating bansa at patungo na sa teritoryo ng Japan. Sabi ng PAGASA, gumagalaw ang bagyo palayo ng bansa ng 10 kilometro bawat oras. Sabi ng PAGASA, dahil naman sa itinuturing na favorable environmental conditions sa karagatan kung saan naroon ngayon ang bagyong si Chiedeng, inaasang lalakas pa ito sa mga susunod na tatlong araw. Pero wala na itong chance ang tumama pa sa anumang parte ng kalupaan ng Pilipinas. Pero sabi ng PAGASA, kahit na hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa, magkakaroon naman ng malakas na pag-ulan. Sa darating na araw ng Biyernes o Sabado o sa mga susunod na tatlo o dalawang araw. Samantala, sabi ng PAGASA, ang bagyong si Chiedeng sa hapon ng Linggo o umaga ng Lunes ay maaaring nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng weather specialist ng PAGASA, itutulak naman ng bagyong si Chiedeng ang southwest monsoon o habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon simula naman sa araw na ito hanggang sa Sabado. Sabi ng PAGASA, asahan ng light to moderate with at times heavy rains sa western Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at ito daw asahan hanggang sa kalahati ng buwan ng Hunyo o hanggang June 15. Pero sabi ng PAGASA, ang timing at intensity ng monsoon rains o ng habagat sa bansa, lalo na sa western portion, na pwede pa rin daw magbago, depende na raw sa monsoon enhancement at forecast movement dala naman ng bagyong si Chiedeng. Ganon din ang interaction nito sa iba pang weather system na nasa paligid nito. Samantala, sabi ng PAGASA, sa mga susunod na tatlong araw, pwedeng magkaroon ng gusty condition sa ilang mga lugar dahil ito sa habagat. Magkakaroon daw ng malalakas na bugso ng hangin sa Calayan Islands at intermittent at occasional wind gust sa Kabisayaan, sa Romblon at Oriental Mindoro. Ganon din mararamdaman ang malakas na hampas ng hangin sa northern portion ng Palawan kasama ng Calamian at Cuyo Islands, Surigao del Norte, Dinagat Islands at Camiguin. Samantala, sa Sabado, magkakaroon din daw ng malakas na paghangin sa Romblon at Calayaan Islands at intermittent to occasional gust over the Visayas, Calabarzon, Bicol Region at ang natitirang bahagi ng Mimaropa, Camiguin at Dinagat Islands. Epekto raw ito ng mas umibting na pag-iral ng southwest monsoon o ng habagata.